our beloved Boss Mike, Boss Mike. Cervera. Yung sinabi niyang tatakbo itong si Basti Duterte bilang presidente. Wala namang problema. Ako, naniniwala talaga ako. Basti Duterte is more than enough. Ay- More than enough daw si Basti. Mga kababayan, ano? Siyempre, asahan yun na ninyo. Na ano, iaangat nila. Iaabante nila si Basti. Diba? Eh, lahat naman eh, si Byron, lahat inaabante. Basta ano, merong Duterte. Na ano, na apelyido. Oh, normal lang 'yon na iba iabante niya 'yung mga kandidato niya, 'yung kaniyang mga ano pinagsisilbihan. Tama mali? Normal 'yon. Iabante niya talaga 'yan. Pinagsisilbihan niya mga 'yan eh. Oh, na ano, oh, eh pwede naman daw si Basti. Eh ilang beses na bang nai-issue ito? Na ano, tatakbo daw presidente. Tama mali? Oh, 'di ba? Eh kahit nga 'di ba? Yung mga estilong ginagawa ng ama niya na ngayon ay hindi natin makita, walang iba kundi yung matandang Duterte na si Digong, oo, hindi na nga makita. Oo, di ba? Eh baka mamaya, ha, mag-ala ano ito? Mag-ala Pinoy. Ha, mga kababayan, ano? Mag-ala Pinoy itong si Basti. O, pagka totoo, o natuluyan na nga, ano, wag naman siya na. Hindi ko namin pinapanalangin na mamatay na si Digong. Kung sakasakali lang, ha? Kung sakasakali lang. Umaasa ba itong mga ito na magaya kay tulad kay Pinoy o kaya tulad kay ano? Kay Cory? 'Di ba? Nung namatay nga, ulitin ko lang ha, nung namatay si Ninoy, ang humalili si Cory. Actually, hindi naman nanalo yun eh. Inagaw lang yung kapangyarihan. So, dito na lang tayo kay Cory at saka kay Pinoy. Nung namatay si Pinoy, ay si Pinoy tuloy. Nung namatay si Cory, naging presidente si Pinoy. Yun ba yung inaasahan nilang mangyayari? Na kapag namatay si Digong, magiging presidente, sino? Si Basti? Mga kababayan, ano, sa tingin po ninyo, kung mamamatay si Digong, ha? Kung mamamatay si Digong bukas, bakit hindi pa ngayon? Oy. Ha? At kung mamatay si Digong ngayon, ay ipapalit ba si Basti? Wala tayong magagawa, 'di ba? Kung ipipilit nila. At siyempre si ano, Byron, ulitin ko. Iaabante niya 'yung mga 'yan. Gusto niya itulak paabante yung kanyang mga kandidato. Di ba? Ulitin ko mga kababayan. O, tanong ko lang naman sa inyo. Press one ha. Ah, yung sa, oh, okay, sagutin nyo na lang ng inyong mga ano, ng inyong mga opinion pananaw. Kung mamamatay si Digong bukas, bakit di pa ngayon? Iboboto nyo ba si ano? Si Basti magiging presidente. Ha, mga kababayan? Ano, iboboto nyo ba? Oh. Iboboto nyo? Iboboto nyo? Oh, hindi daw. Delete na. No, no, no. Oh, eh baka yung iba hindi naintindihan, nagpe-press 1 pa eh. Ulitin ko. Kung mamamatay si Digong bukas, bakit di pa ngayon at iboboto nyo bang naging ano, presidente si Basti? Hindi daw, hindi daw. In your dream, Basti. Diyos ko po, no? Eh kahit panabla, mga kababayan, hindi uubre. Ha? Eh kahit panabla, sino nakakaintindi ng sinabi ko? Kahit panabla, itong si Basti, mga kababayan, hindi uubre ito. Mm. Hindi pwedeng panlaban kahit panabla. Oh. Abay tinutulak pa. Inaabante pa nitong mga vlogger nilang mga putang. Mm. 'Di ba? Oh, kita niyo mga kababayan, biruin mo iabante niyo sino. Pasok.
tayo, meron tayong konsepto sa Pilipinas na medyo may pagkamali. Pag ikaw, bata, marami ka pang kakainin. Ang connotation natin, pag bata, baguhan yan. Wala pang experience yan. Wala naman pong masama doon. Pero, in terms of leadership, dapat talaga medyo magbago na ho ang ating pag-iisip tungkol ho dito. Kita niyo mga kababayan kung paano inaabante. Magbago na ang konsepto. Kapag bata, wala pa, kulang pa sa kaalaman. May gatas pa sa labi. Yan yung mga kasabihan, mga kababayan, hindi ba? Wala pa, kulang ka pa sa kaalaman. Ikaw ay may gatas pa sa labi. Hindi mo pa nalalaman ang alin, ang mga bagay-bagay na dapat mong matutunan. So, kailangan ano, patibayin mo muna ang iyong mga tuhod. Ha? Brasyo, binte, at palawakin ang isipan. Mga ganyan mga banat ng mga matatanda eh. Pero ang pinakamatindi doon, mga kababayan, alin? May gatas ka pa sa labi. Kanino galing ang gatas na yan? Diba? Hindi mo yata napunasan. Tama, mali. Oh. Eh, siyempre, itutulak nila. Walang-wala na, mga kababayan. Bakit? Eto yan. Pakinggan ninyo, ha? Kasi etong si Sarah, mga kababayan, oh, malamang ito, nagkakatroma na. Saan? Sa pagpasok niya sa politika, ha? Sa pagpasok niya sa politika dito sa national. Eh bakit? May issue rito sa national eh. Samantalang doon sa Davao, ano, tahimik, kaya nilang kontrolin eh. Pero dito, sa national, mga kababayan, wala. Hindi nila makontrol. Diba? Ano nyo makukontrol? Yung dito sa national, nako, ang daming ano dyan. Ang daming mga mata. Ang daming mga tenga. Ang daming may third eye. Diba? Ang daming pink palaka. Kita nyo, diba? So, na-trauma yan si Sarah. Kaya ngayon, mga kababayan, kailangan nilang ano, merong itulak na humalili o pumalit kay Sarah para sa pagiging ano, pagtakbong pangulo. At mukhang si Basti lang ang may lakas at kapal ng muka na tumakbo bilang pangulo. Nagets nyo ba? Ha, nagets nyo? Ha, kaya eto na ngayon, inuumpisa na nila. Sige, pasok, Kuya Bay, ha? Kasi hindi ho tama ho yun na pagbata, eh ikaw po ay walang kaalam-alam. Hindi ho nako, alam nyo, sabi ko nga, mga babayan. Sabi ko nga, totoo naman yon. Totoo naman yon na kapag bata, walang kaalam-alam. Hindi naman kasi basihan ang katalinuhan sa pamamagitan ng kung sino ang unang pinanganak. Nasusundan nyo ba ako, mga kababayan, mga boss, mga mare? Ha? Bata nyo ako. Totoo naman yung sinabi ni Banat Bay, sabi ko nga, isang ayon ako. Na hindi naman batayan, hindi rin naman panuntunan na kung sino ang naunang pinanganak ay siyang mayroong ano, mas malawak na kaalaman at pangunawa. Kaya nga lang mga kababayan, opo, kung pangunawa, kaalaman, ha? Pag-intindi ang pag-uusapan, abay hindi na natin kailangan tanungin kung meron ba si ano noon, si Baste. Eh bakit? Ha? Eh bakit? Eh nakikita na natin. Ha? Nakikita natin at naipapakita na sa madla kung ano yung kakayanan lang ni Basti Duterte. Tama, mali. Di ba? Tama, mali. Oo. Oh. Sang-ayon nga ako sa sinasabi na ito. Ikaw po ay walang kaalam-alam, hindi ho gano'n ang ating pag-iisip tungkol ho. In terms of leadership, dapat talaga medyo magbago na ho ang ating pag-iisip tungkol ho dito. Kasi hindi ho tama ho yun na pagbata, ikaw po ay walang kaalam-alam, hindi ho gano'n. If you would know. Yan na mga kababayan ha. Tama naman yung sinabi niya na pagbata, walang kaalam-alam. Yung iba nga dyan, di ba? Yung iba nga dyan 14 lang eh. Ha? Tumutuwad na. Yung iba nga dyan, ano? Yung iba nga dyan, hindi iba. Marami nga dyan eh. Di ba? Marami nga dyan eh. Mga bata pa lang.
pinagtitira na ni Kibuloy eh. Tama, mali. Diba? Oo. Oh. Oo. Oh. Mga bata pa lang yan. Marami dyan pinagtitira na ni Kibuloy. Tama si Byron. Oh, hindi ba siyan ang kaalaman, ang kahusayan, oh, ha? Hindi ba siyan kung sino unang pinanganak? Bakit? Marami talagang mga bata matatalas ang isip, malalawak ang pangunawa. Aminin natin yon, mga kababayan. Mas maraming mga nakakabata sa atin, mas malawak pangunawa eh. Pero mga kabayan, ito ang tanong ko dyan. Nakikita nyo na, sino? Nakikita nyo na, ha? First Lady si Adarna, sino yun? Ha? Oh, nakikita nyo na, sino? Si Baste Duterte, kung ano lang yung kakayanan ng utak niya. Eh, lagi naman nasa media, lagi naman nasa rally, naririnig nyo kung paano magsalita, kung paano mag-deliver ng kanya mga mensahe. Ha, mga kababayan, naiintindihan nyo ba? So, hindi na natin kailangan gamitin pa na ano, na mas malawak ang kaalaman at pangunawa ni Baste. Bakit? Eh, talagang mahina. Walang kaalaman, walang pangunawa, at higit sa lahat, napakahina. Oo. Tama, mali. Oh, di ba? Oh. Oh, sige, tuloy. Mayor Baste Duterte, pag yan nag-lead ng kanilang council dyan sa Davao, pag siya ho ang nagbigay ng command, talaga... Oh, kita nyo kung paano, ano, paano talaga iabante ni Banat Bay, ano? Hanggang ng lumaki pa mata niyan. Oh. Ah, Banat Bay, ha? Pulang-pulang mata mo, ha? Baka mamaya, ha? Di ba, mga kababayan? Higit sa lahat, wala talagang laman. di ba, mga kababayan? Oo. Oh, iabante nila yan. Kailan ba? Eh, yung mismong ano niya, mismong munisipyo niya, hindi niya alam na napakaraming adik. Paano yung sinasabi mo, Byron? Oo, oh, basta kampi na tayo. Diba, kampi tayong dalawa. Baka dumating yung panahon eh. Magkakampi tayo eh. Di ba? So okay na ito. Talagang itutulak nila si Baste for president. Ha? Baste Duterte for president. Boss Mike! Boss Mike! Sa Vera!